Magandang araw muli sa lahat. Ngayon po ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng cooling fan sa ating audio amplifiers. Ito ang Harman Kardon ABR-151. Meron tayong tatlong option na pagpipilian. Option 1 ay ang paggamit ng 7808 hanggang 7812 na IC regulator na mabibili sa online o sa mga lokal na bentahan ng piyesa. Ito ang schematic at wiring diagrams. Kung mapapansin nyo ay may dinagdag akong resettable fuse. Ito ay magsisilbing circuit protection ng fan. Ito ay optional at pwedeng hindi ilagay kung wala kayong parts na to. Ang ikalawang option naman ay ang paggamit ng DC to DC step-down voltage converter na mabibili sa online store gaya ng Amazon, eBay, Shopee, AliExpress, kaya naman ay Lazada. May adjust at makukuha natin ang tamang voltage sa pamamagitan ng pag-ikot ng potentiometer na to. Ang katlong option naman ay kukuha tayo ng power source sa loob ng amplifier natin. Kalimitan, mayroon at mayroong 12 volts o kaya 9 volts sa loob. Ito nga pala ang gagamitin kong connection. Naglagay ako ng resettable fuse na kasiri sa positive line natin na magsisilbing circuit protection ng fan. Ito nga pala ay optional, pwedeng hindi ilagay. Nasaan nyo na kung lalagyan nyo. Okay, umpisa na natin. Ito nga pala ang gagamitin kong 12 volts fan na galing sa lumang power supply ng computer. Add natin ang power. Ito nga pala ang technique kung wala kayong schematic diagram. Para malaman ang saktong voltahe ay maghanap lamang ng filter capacitor na may voltage rating na 16 volts. Sigurado na ang voltahe nito ay 12 volts pababa. Dahil sa may hawak akong diagram, alam ko kung saan ako kuha ng supply. Susupplyan ko ang fan ng 7.4 volts. Binabangan ko nga pala ang supply para hindi maingay. Pero kung okay lang sa inyo na medyo maingay ang fan, gamitin nyo ng 12 volts. Huwag kalilimutan i-unplug ang power cable ng amplifier bago tanggalin ang mga connectors. Base sa diagram, ang CN1201, pin 5, 6 at saka 7 ay ang 7 volts na kailangan natin. Dito tayo kukuha ng 7.4 volts sa pin number 6 ng CN1201. Isusunod natin ang ground. Kailangan nating kaskasin at tanggalan ang maliit na pinturang PCB na kung saan dito natin ihinang ang ground. Check natin ang continuity sa ground. Yan, okay siya. Hinangan muna natin ang ground para madaling ihinang mamaya ang wire. Tapos ihinang na natin ang kulay itim na wire sa ground. Itabi muna natin ang amplifier. Gagamitan ko ng PCB terminal connector ang fan para madaling ihiwalay ang cover kung sakaling aayusin ang amplifier. Lalagyan natin ng resettable fuse ang fan para meron siyang circuit protection. Ito ay optional lamang at pwedeng di na ito ilagay. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan. Butasan natin ang PCB or breadboard para dito natin ilagay ang tornilyo o lock ng fan. Tulokin natin ang bagya. Sinot mo. Ihinang na natin ang wire.
Unahin natin ang positive, tapos isunod natin yung ground. Lagyan natin ng glue stick. Tapos lagyan natin yung lock niya. Lagyan din natin yung ibabaw. Ayan, tapos na ang board. Ayan, okay na siya, no? Yun, tibay na siya. Tugaugain mo muna. Okay na. Okay. So. I-connect na natin ang mga connectors. Plug natin ang power. I-double check ang multahe, sukatan ng multimeter. Ayan, 7.42 volts gaya ng kailangan natin. Test bago natin ikabit ang fan. Ayan siya, mandar. Ayan, perfect. Tignan nyo. Tama lang yung ingay niya. Hindi masyadong maingay, di ba? Kung mayroong batang pasil sa inyong tahanan, para sa pag-iingat at kaligtasan nila ay minumungkahi kong i-install ang fan sa loob ng amplifier. Ilalagay natin ang fan sa lugar na to.
dapat ang hangin ay palabas mula sa loob para ilabas niya ang init mula sa loob. Dahil dito, habang buhay ng amplifier natin at maiwasang masira ang mga pyesa dahil sa init. Kakabit na natin ang fan, gagamitin natin ng cable tie. Pagkatapos may kabit ay check ulit natin ang fan. Plug natin ang connector sa PCB terminal. Ayan, perfect. Ipinali na natin ang connection. Konting ayos ng cable. Ayan. Tapos na.